kabero. So bibiyahin na ako. Natapos ko na lahat yung ginawa ko sa truck ng ilang araw. So yun na naman nangyari kahapon. Ano, isang araw dapat bibiyahe ako. Naging problema, hindi naman umanda rin truck. So okay lang. Di siguro may plano. Kaya siguro hindi ako pinabiyahe. Tsaka kararating lang din nila galing bakasyon. So yung mga gamit hindi pa nakalinis. Wala na, okay na. Ano ba ako naiwan? Dali na tayo sa mga akin. Ayoko. So nagpandar na rin ako ng truck, nagpower map na ako kasi malamig. Ang temperature ngayon? Malamig, malamig guys, malamig. Ha? Negative 2. So yung biyahe ko ngayon is multiple drops sa US. So Pennsylvania, New York, then balik ng Pennsylvania, then dalawang drop sa New Jersey. So, napakarami. So maglalako. Maglalako ako sa US. So yun, at magkakarga din lang muna ako ng ibang gamit pang naiwan. Sana wala nang ano, sana wala nang problema. So, ganun talaga kasama sa pag-owner operator, pagka sarili truck nasisira talaga. Kaya. Isa ko? Sabi. Sabi. Bukas nga. Sabalas mga bata. Sana naman ready na si Volvotron natin. So yan guys, oh, naka 87 hours ako na off duty. So ilang araw na ako dito sa Winnipeg. At buti naman nagawa ko yung truck. At salamat din sa ano, nakatulong ko nung isang araw. Kahapon. Ano yun, isang araw nga. Kasi nga yun nga, bibiyahin na dapat ako. Hindi na nangyari, hindi naman umandar. Ngayon nagkahangin yung fuel sa injection pump kasi nagpalit ako ng filter. Ngayon tinulungan niya ako mag-bleed kasi hindi ko maabot or hindi ko ano. So tinulungan niya ako. So maraming salamat kay Santiago Ramos. Kasama namin dito ang owner operator din. So yun, sinenda sa akin yung mga load offer. So napakadami. Hindi ko pa nababasa yung iba, pero alam ko naman kung saan na yan. So yun, at pagkais na rin ang gamit, bukunin ko muna yung trailer sa yard kasi dito ako nakapark sa bahay. Dito na ako ngayon sa Wisconsin State. So magre-refuel lang ako dito sa labs. At malapit na sa 1/4 ang aking diesel. At dito na ako magre-refuel. So mas mura. So meron kasing apps na na-check kung saan ang location na mura. So mamomonitor mo yung mga dadaanan mo na mga gasoline station. So mas mura dito kaysa doon sa una kong yung dati kong pinagpupiwilan before this. So dito naman para ano, 3.88 kasi doon sa last fuel station labs is 4.07 per gallon. So dito is ano lang, 3.8. So laking minus. Labs din siya, 3.8, ano, 3.88.
malaking bagay yung pagkamura yung fuel na sinasalinan, lalo't pagka sarili mo yung truck, kasi sa iyo lahat ng expenses ng fuel. So kailangan talaga maghanap ng mura. Kaya pagka sarili mo ang truck, hindi pwede yung salin lang ng salin kung saan saan. Hindi kakikita pagka salin lang ng salin. Kung mahal, kung doon ka abutan sa medyo mahal, just top up, then yung makakaabot lang doon sa location na kung saan makakamura ka, then i-add mo lang yung ano, state tax. So ma-check mo naman yun sa online. So, dito ako mas makakamura. Kaya dito muna ako magsasalin. Full tank na ako.
dito sa Ohio Turnpike at dito na ako magpapalipas ng gabi. So 255 kilometers lang ako sa una kong deliver. Then, I don't know, hindi ko pa na-check kung gano'ng kalayo doon sa sunod. Then, the next day yung tatlo pa sa nadi-deliveran ko. So, ako eh medyo antok na, hindi na rin kaya. Minatira pa akong 1 hour and 25 minutes sa driving time, pero gabi na, medyo nakakapagod, masarap na matulog, malamig. So, bukas is driving na lang ako maaga kung angat. So 7, 8 mga 6 o'clock or 7 call for a night. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Mistake.
Oh,
Tiktok. Tinuturo, pero sinundan ko na lang yung yellow lane sa mapa.
keep safe and keep on trucking.